Again, good afternoon, grade 7. So we are in our lesson 13, which is about operations on rational numbers in fractional form. So i-share ko yung whiteboard. And dito, open yung book nyo on page 86. Mali yata yung dito sa study the following examples. Yung number 1, ano yung nakalagay sa inyo? 5 over 10. Page 86. Page 86. Oh, matunduyo pa yung Brian. Teacher, ba't galaw po teacher? 5 plus 8 tapos naging 10. Yun nga. Mali yata yung sa example. So, yung number 1 kasi dyan ang nakalagay is 5 over 10 rather plus 8 over 10. So, first example pa lang, mali na yung sa book, diba? So, diba, pinag-aralan natin nung grade 6 kayo or yung mga hindi absit, nag-aralan nyo din yan for sure. Na kapag similar naman or same denominator, just copy the denominator and then add numerator. So, what are the numerator? We have 5 and 8. So, dyan sa book, 5 plus 8, 10 ang sagot niya. But, mali. 5 plus 8 kasi is 13, right? And kapag mas malaki si numerator o yung nasa taas kaysa sa denominator, we need to divide. So, magiging pag dinivide natin yan, magiging 13 divided by 10. O, di ba? Kapag 13 divided by 10, isa lang naman ang magagawa mong 10 sa 13. So, 1. And 1 times 10 is 10. 13 minus 10 is 3. So, itong nasa taas, yung answer natin, siya magiging whole number. And yung ating remainder na to, siya ang magiging numerator. Tapos, yung ating divisor, siya yung magiging denominator. That's why 13 over 10 is equivalent to 1 and 3 over 10. Clear na ba? Pakicorrect na lang yung nasa book. And number 2, we have 4 over 11 minus 6 over, ay nasiitan, 11. So, since same ulit ang kanilang denominator, just copy the denominator, which is 11. And 4 minus 6. 4 minus 6. Mas malaki ang ating ito. Yung sa pangalawang fraction. Ano kayang magiging sagot? Negative po. Negative. And the answer is 2. So, that's why negative 2 over 11. And number 3, we have 3 over 16 plus 4 over 16 minus, so dito, dalawa na yung operation na ginamit, addition and subtraction. 2 over 16. So, syempre, diba, using PEMDAS rule, ang addition and subtraction, kailangan mauna ka dun sa kung ano yung nauna from left papuntang right. So, nauuna itong addition. Kaya, isolve muna natin itong addition na 3 over 16 plus 4 over 16. Since same ang kanilang denominator, just copy the denominator 16. And, ang 3 plus 4, equivalent yan sa 7. Then, pwede na natin siyang subtract. So, 7 over 16 minus 2 over 16. Since same ulit ang kanilang denominator, so, copy the denominator 16. And then, 7 minus 2 is 5. That's why the answer is 5 over 16. So, nare-recall na ba? Bantuyaw, nare-recall na ba ang ganitong, ano? Ganitong topic? Bantuyaw? Opo. Oh, very good. So, let's have example number 4. Dito ko na lang ilagay. So, dito, we have to simplify 2 over 3 plus 3 over 4. So, add natin, then simplify if needed. So, since pareho ba ang kanilang denominator? Aaron, susulat ka, Ethan? Gusto mo magsulat, Ethan? Napindot lang po. Okay. Pero kung gusto mo magsulat na, okay lang din. Kasi marunong ka naman pala magsulat dyan sa whiteboard. So, ano kaya ang LCD natin dito, Ethan?
Ano kaya yung magiging ano natin? GCF or LCD. Kapag itong dalawang denominator, ano kaya magiging LCD natin, Ethan? Ethan? Nawawala na ulit si Ethan. Si CJ. CJ, ang denominator natin sa first fraction is 3. Tapos yung pangalawa, 4. Ano kaya ang LCD natin, CJ? Tinuro ko sa inyo ng grade 6 kayo. 12 po. 12, very good. So since 12 ang ating LCD, siya ang magiging denominator. Ano kaya ang ginagawa sa mga, eto, denominator, kapag nakuha na natin yung LCD? Is it to multiply or divide? Alvin? Multiply po. Multiply ba? Anong gagawin? Oh, anong gagawin? Shan? Minus. Maminus ba? Ako divide po, teacher. Yes, Shan. Simplify po. I-divide. Very good. So, tandaan, kapag denominator, dinidivide yan. Ano naman ang ginagawa sa numerator? Times. Times. Very good. So, solve natin. 12, dito muna sa first fraction, 12 divided by 3 is ilan? Ilan? 4 po. 4 times 2? 8 po. 8. So, 8. Tapos yung operation natin dito ay addition. And dito na tayo sa second fraction. So, dinidivide sa denominator, tinatimes sa numerator. And 12 divided by 4, ilan? Iya. 12 divided by 4. 3 na? Po. 3 times 3. Ilan? 9 po. 9. So, 9, 8 plus 9 is? Ilan? Oh, sinong gusto sumagot? Shakila, pwede naman kayo sumagot ng chorus. 8 plus 9? 17. 17. Tapos yung ating denominator is 12. Isisimplify natin yan. Bakit? Kasi mas mataas ang numerator kaysa sa denominator. So, let's divide. 17 divided by 12. So, ilang magagawang 12 sa 17? Lang po. Isa lang. And 1 times 12 is 12. 17 minus 12 is? 5 po. 5. Very good. Ano ulit ito? Siya ang magiging? Siyang magiging full number po. Full number. Ito, yung remainder, siyang magiging numerator. And yung ating divisor, ito yon, siyang magiging denominator. So, the final answer is 1 and 5 over 12. Next, we have example number 5. So, erase ko lang ito. For example number 5. Teacher. Yes? Hindi ko po masyado naintindihan yung example number 4 nyo. Bakit na? O sige, ulitin medyo ko. Medyo naguguluhan ko ako. O sige, ulitin ko ha. We have 2 over 3 plus 3 over 4. So, pag hindi pareho ang ating denominator, alin ba ang denominator? Itong 3 at saka yung 4. Pag hindi yan pareho, kukunin natin yung LCD. Kung hindi ka marunong magkuha ng LCD, ganito yan. Yung 3... Tsaka 4, minumultiply natin yan by 1, 2, 3, 4, 5, and so on until makuha natin yung magkaparehong number nila. So, we have 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4 is 12. So, mag-stop muna tayo dyan. Sa 4 naman, 4 times 1 is 4, 4 times 2, or pwede naman yung multiple sa 4. So, magiging 4, 8, 12, 16, and so on. May magkapareho na bang number? May magkapareho na? Yes. So, ano yun? Yung 12. Kaya nung, very good. Kaya nung tinanong ko kanina si Aaron kung ano ang LCD ng 3 and 4, ang sagot niya ay 12. Kaya sabi ko tama siya. So, pwede rin naman kapag walang number na pwedeng i-divide sa dalawa, 3 and 4, i-multiply mo na lang sila. 3 times 4 is 12. So, ang ginagawa sa mga denominator ay dinidivide. Ang ginagawa sa mga numerator ay minumultiply. So, syempre, ang first fraction, siya ang mauuna. Ito yon 2 over 3. And 12 divided by 3 is 4. 4 times 2 is 8. Plus, 12 divided by 4 is 3 times
3 is 9. So, 8 plus 9 ilan? Ilan? 17 po. 17 over 12. Sabi ko, kapag mas mataas yung numerator, improper fraction yan. Kaya ang gagawin natin para ma-simplify, i-divide natin. So, i-divide natin siya. 17 divided by 12. Ilang 12 meron sa 17? Isa lang po. Isa lang. And 1 times 12 is 12. And 17 minus 12 is ilan? 5 po. 5. So, itong nakuha mo dito sa taas, siya ang iyong whole number. Tapos, ito, yung remainder, siya yung numerator. And yung divisor na 12, di ba yung 12 kanina, nasa baba siya, siya niyan ang ating denominator. Kaya yung 17 over 12, equal yan, or pag sinimplify mo, 1 and 5 over 12 na siya. Naintindihan mo na? Yes, Frances? Are you raising your hand? Teacher, paano po teacher ko yung naging sagot po is, for example po is 8/12. Kailangan po po bang i-divide o hindi na po? Hindi siya i-divide. 8 over 12. So, hindi mo siya i-divide kagaya nito. Ang gagawin mo lang, hanap ka ng number na pwedeng i-divide sa dalawang number. So, si 8 and 12, divisible sila by ilan? 4. Bakit 4? Kasi si 8 pwede siyang i-divide kay 4. Pwede rin naman 2. Pero kapag 2 kasi, isisimplify mo siya ulit. Kaya 4 na siya. So, 8 divided by 4 is 2. 12 divided by 4 is 3. So, si 2 and 3, wala nang number na pwedeng i-divide sa kanila. Kaya, final answer is 2 and or 2 over 3. Okay na, Frances? Okay. So, thank you for your question. And number 5, erase ko lang ito. Okay na ba, Sophia? So, for number 5, we have perform the indicated operation. We have here 1 half. Wait, anong teacher? Ano yun? Paano yung po nakuha sa ibabaw, teacher, yung 8 plus 9? Paano po yung nakuha? 8 plus 9, di ba dinidivide natin siya sa denominator, tapos dinatime sa numerator? Di ba, ulitin ko, 2 over 3, tsaka 3 over 4. Since 12 kasi yun, ang ating nakuhang LCD, so magiging, i-divide mo siya dito sa 3, sa denominator, 12 divided by 3 is 4. Ito times mo siya sa numerator, 4 times 2, kaya naging 8. Doon natin nakuha yung 8. Tapos addition yan, dito naman sa second fraction, 12 divided by 4 is 3. Times 3 is 9. Kaya nakuha yung 8 and 9. Okay na? Brian, okay na? Brian? Okay na po. Thank you. So, for number 5, we have to perform the indicated operation. 1 half plus 5 over 8 minus 3 over 4. So, diba sabi ko, using PEMDAS rule, mauuna tayo sa left. So, since addition and subtraction yan, muna si addition. So, dito muna tayo, 1 half minus, 1 half plus 5 over 8. So, since iba ang kanilang denominator, kunin natin yung LCD. Pwede naman. Ayan. So, yung 2 and 8. Multiples of 2. 2, 4, 6, 8. O, si 8 niyan, 8, 16, 24, and so on. So, since meron ng 8 sa 2, 8 ang ating LCD. So, eh, dito na lang. 8, tapos, ang gagawin sa denominator ulit? Ano gagawin? Divide. 8 divided by 2. 4 po. Times 1. 4 po. Very good. Plus, 8 divided by 8. 1 po. Times 5. 5 po. 5. And 4 plus 5? 9. 9 over, nakakasunod ba kayo? 8. So, since mas mataas ulit ang ating numerator, i-divide natin yan. So, 9 divided by 8. Ilang 8 meron kay 9?
Ilang 8 meron kay 9? 1 po. Isa lang. And 1 times 8 is 8. 9 minus 8 is 1. So, ito ang ating whole number. 1. Tapos, yung numerator siya ang ating ito remainder. And yung ating divisor. Or copy mo lang itong ating L or denominator, which is 8. So, si 2 and 8. Ay, ba't 2 yung nalagay ko dito? 1, 2, diba? Ito. 1 yan. Papa 1 po. Yan. So, si 9 over 8, ang simply, ang simplest form niya ay 1 and 1 over 8. Nagigets? Yeah, nagigets? Okay. Next, since nakuha na natin yung sum ng 1 half and 5 over 8, isusubtract naman natin itong negative or minus 3 fourths. So, 1 and 1 over 8 minus 3 fourths. And ang 8 and 4, ang LCD niyan ay ilan? Ilan ang LCD ng 8 and 4? 8. Very good. 8. So, 8. Tapos, i-divide siya kay 8. Ilan? 8 divided by 8. 1 po. 1 times 1? 1. 1. Tapos, yung operation na subtraction, 8 divided by 4. Ilan? 2 po. 2 times 3? 6. 6. So, minus ulit siya. Diba? So, 1 minus 6 is? Negative 5 po. Negative 5 over 8. Pero, itong whole number, isusubtract pa natin to. So, magiging 1 minus 5 over 8. Diba? Yung whole number na 1, pwede natin gayahin itong may denominator na 8. So, magiging 8 over 8 kasi ang 8 divided by 8 equal lang naman yan sa 1. So, 8 divided by 8 minus 5 over 8 para or 8 over 8 minus 5 over 8 para masubtract na natin. 8 minus 5 is 3. Tapos yung denominator na 8. That's why 3 over 8. Pero, para hindi kayo maguluhan, pwede rin naman na itong mixed number, gawin mo muna siyang improper. Paano? Diba? 1 and 1 over 8. Itatimes mo yung whole number sa denominator or pwedeng ito na, ito lang naman. So, pag tinimes mo yan, i-add mo sa numerator. 8 times 1 is 8 plus 1 is 9. Kaya ito ay 9 over 8. So, kapag sinolve natin yung 9 over 8 minus 3 fourths, tignan natin kung same ang nakuha natin sagot. So, ang LCD nila ay 8. And 8 divided by 8 is 1 times 9 is 9. Minus 8 divided by 4 is 2 times 3 is 6. So, 9 minus 6 is 3 over 8. So, same lang naman ang nakuha nating sagot. Kaya okay lang kahit alin dyan ang unahin mo. So, same lang naman sila. Okay na ba? Teacher, last na po. Pwede po po, ano, paano po nakuha yung denominator po na 8? Yun na, di ba? Ang ano natin is 8 and 4. So, 8, tapos 4. I-times mo siya ng 1, 2, 3, and so on. So, 8 times 1 is 8. Tapos dito sa 4, 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. So, 8 ang magkamukha nilang number, kaya nakuha na natin si 8. Okay, any question? Teacher, bakit kailangan niyo po siyang i-minus sa 8 over 8? Saan na? Ito, ito? Yung... Apo. 1 ito na. Kasi 1 ito. 1 yan. Whole number. So, kapag 1 siya, ima-minus natin sa 5 over 8. O, sige. Magiging ganito din siya. Diba? 1 minus 5 over 8. Bakit 8 over 8 ko siya inano? Kasi kailangan natin mag-same yung kanilang denominator. So, para mag-same yung denominator nila, diba yung 8 divided by 8 equal yan sa 1? So, 1 minus 5 over 8 equal yan sa 8 over 8 minus 5 over 8. Pero kung hindi natin siya i-minus sa 8 over 8, ganito ang mangyayari. Di ba ang whole number, meron siyang denominator na 1. Tapos, ang magiging LCD ng 1 and 8 ay 8. Tapos, 8 divided by 1 is 8. Times 1 is 8. Minus 8 divided by 8 is 1. Times 5 is 5. So, 8 minus 5 is 3 over 8. So, same lang naman sila. Pero mas maganda,
para hindi ka nakumuha ng LCD, kapag 1 yan, kung ano yung denominator ng fraction, gayahin mo lang. Excuse. Gayahin mo lang, okay? Clear na ba? Paano po nakuha yung 3, 4? 8 minus 5, anak. 8 minus 5 is equal to 3. Okay? Clear na ba, Frances? O naguguluhan pa? Okay lang, nak. Naguguluhan pa? Medyo naguguluhan pa po, teacher. Saan, saan? Yung doon po sa pag-minus na po, teacher. Saan sa pag-minus na? Yung ano po? Yung kung ano po nakuha yung 3 and 8. 3 and 8? Saan? 3 over 8? 3 over 8. Eto nak, di ba? 8 minus 5. Kasi, di ba? 8 ang ating LCD sa yung denominator. I-divide mo siya sa denominator ng first fraction. 8 divided by 8 is 8. Tama? Times 1 is 8. Nasusundan mo ko, Frances? O, ibahin ko na yung pen ko. Ibahin ko yung color. Di ba? Ang minaminus natin ay, erase ko ito. Sige. Dito ako magsusulat. So, ang kinukuha natin ay 1 minus 5 over 8. Diba? Automatic na ang whole number meron yung denominator na 1. Tama? So, magiging 1 over 1 minus 5 over 8. Ang LCD ng 1 and 8 ay 8. Bakit 8? Kasi ang 1, 1 times 1 is 1, 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pareho silang may 8. Kaya 8 ang ating denominator. Tapos, ang ginagawa sa denominator ay dinidivide. Ang ginagawa sa numerator ay tina-times. 8 divided by 1 is 8. 8 times 1 is 8. Tapos, etong subtraction, yun ang operation, gayahin mo lang, minus. And 8, dito ka na sa second fraction. 8 divided by 8 is? Ilan, Frances? 8 divided by 8? Wala po. 1. Ilang 8 ba meron sa 8? Isa lang. Okay lang, okay lang. 1. And 1 times 5, itong numerator. 1 times 5, Frances? Siguluhan lang po teacher dun po sa 8 worst 1, tapos negative 5 over 8. Saan? Pwede po pa-explore kung paano niyo po na-convert yun sa 8 over 8 po. Alin na, alin? Itong 8 over 8? Kung ano kasi, di ba, ang fraction natin ay 5 over 8. Ngayon, kailangan ang 1 maging fraction. Paano natin siya gagawing fraction? Para mag-same yung kanilang denominator ng fraction. 8 ang fraction, ay 8 ang denominator ng fraction, di ba? So, dapat 8 din ang denominator nito. So, since 8 yan, anong number na i-divide mo sa 8 para makuha mo ay 1 para mag-equal siya dito? So, 8 din. Kasi, yes. Kasi 8 divided by 8, equal yan sa 1. So, parang wala man lang, wala man nagbago. Ang 1 minus 5 over 8 at saka 8 over 8 minus 5 over 8 equal lang. Kaya pinurove ko na 3 over 8 ito. Tapos dito, 3 over 8 din. Kaya kung saan yung mas madali kayo or saan yung mas nadadalian kayo, dun kayo. Kung gusto nyo isubtract yung 1 and 5 over 8 o kaya gawin nyo munang 8 over 8 yung 1. Halimbawa, hindi 8 ang denominator. Halimbawa, 1 minus 2 over 3. Anong mangyayari kay 1 nun? Pag pinalitan mo siya, di ba gayahin mo yung LCI denominator niya? So, ang denominator ay 3. Tapos, 3 rin ito. Bakit? Kasi 3 divided by 3 equal yan sa 1. So, pwede na natin yan isubtract. 3 over 3 minus 2 over 3. So, 3 minus 2 is 1 over 3. Yung same denominator. Ito na yun ang sagot. Okay? Clear na ba? Teacher, ganun po ba lahat din ng ibang mga problems? Kunwari po, 1 tapos 1 and 3 fifths po. Ano po, yung denominator niya po 5. Tapos po, para po yung whole number niya na 1, magiging fraction. Gagawin magiging 5 over 5 siya nun, anak. Kasi 5 divided by 5, equal yan sa 1. Di ba yung sinabi mo kanina, 3 fifths?
Tapos, ayan, ang 1 niyan, magiging 5 over 5. Bakit 5 over 5? Kasi 5 ang ating denominator. So, gayahin mo yung numerator and denominator kung ano yung denominator ng fraction. So, 5. Kaya 5 over 5. Bakit 5 over 5? Kasi 5 divided by 5 equal lang naman yan sa 1. Kaya parang naging 1 minus 3 over 5 pa rin siya. Same, madali ka na lang niyan mag-subtract. 5 minus 3 is 2. Tapos copy mo lang naman yung denominator. O, ganun lang kadali. Hindi ka tulad ng kapag 1 minus 3 5th, kailangan mo munang kuhanin yung LCD. Di ba automatic na ang mga whole number ay may denominator na 1. So, ang LCD ng 1 and 5 ay 5. Tapos, i-divide mo pa siya dito. 5 divided by 5 is 5 times 1 is 5 pa rin. Tapos, minus 5 divided by 5 dito is 1. 1 times 3 is 3. So, 5 minus 3 is 2. Eto, equal din siya dito. So, saan ka mas nadadalian? Dito ba sa first na ginawa ko o dito sa second na ginawa ko? O, ano? First po, teacher. O, yun. Kaya ganun ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Okay? Clear na ba? Na? Clear na ba? Opo. Okay. So, si Frances. Okay na ba sa'yo, Frances? Opo, teacher. Okay. Very good. So, dito, meron tayong... Asan na? Wait lang, balikan ko lang. Ayan. So, basta, ano yung mahalagang tandaan dito? Parang dito, meron kayong... may papasagot ako sa inyo, 1 to 4 na lang. Sige. Yung sa accuracy, 1 to 4, itry nyo siya. Since ano lang naman yan, mga basic lang naman, kasi yung 2 and 3, same ang kanilang denominator. Nakita nyo ba, page 88, 1 to 4? Kaya ba? Kaya? Itatry nyo lang yan. Tapos, i-check natin by next meeting para makita ko kung talaga bang naintindihan nyo na yung sa pag-a-add, subtract ng ating rational numbers or yung mga fraction. Okay? Any question? We still have 4 minutes. Teacher, hanggang 4 lang po. Yes, 1 to 4 lang para practice nyo lang yan. Practice. No need to send teacher, the answer. Teacher, tanong ko po, lahat po ba dito, lahat po ba ng answer dito, teacher, i-gagawin po namin LCD? Kapag pareho naman yung denominator, anak, hindi na. Di ba, Lucy? Di ba? Opo. O, sabihin mo sa kanya, Lucy, ano yung mga dapat tandaan? O, sabihin mo. Go. Pag po same yung denominator. O. Kapag same ang denominator, same denominator, kakopy lang po. Kakopy lang ang denominator. Kapag hindi same, hanapin po yung LCD. Ah, nakuha mo na, Sophia. Okay. Ulitin ko lang, kapag mag-add or subtract ng ating fraction, kapag same ang denominator, copy the denominator, and then add and subtract. Pero kapag naman different or iba ang denominator, you need to get the LCD. O, MJ. Napapano ka, MJ? Teacher, sumasakit yung ulo ko. Why? Di ba review na lang sa inyo yan? Tinuro ko sa inyo. Teacher, ulit-ulit. Ikaw ulit-ulit ka. Siyempre, hindi nagigets ng mga iba. Ikaw talaga. MJ, ha? Kaya pala tumatawa ka dyan, ha? O, sino dito yung nagigets na? Thumbs up. Siguro sa kanila, MJ, hindi masyadong na-discuss yan. Kaya ganun sila naguguluhan. O, thumbs up. Yes, Monette. Do you have questions? Ah, wala. O, thumbs up. Ethan, Alvin. O, nasa CR ka pa rin, Alvin. Ayan, wala na siya. Thumbs up na. Okay, so, that's all for this day. Thank you and God bless. Para sa inyong practice, answerin nyo yung sa pinapasagot ko, 1 to 4. Bye! And kuna, bye!